ano po ba yung hindi pwedeng ipakain sa ating mga buntis na inahin, mga kapwa? Welcome back to my channel. For today's video, mga ka-farmers, ay sasagutin po natin ang katanungan ng isa nating subscriber na nagtatanong po, ano po ba yung hindi pwedeng ipakain sa ating mga buntis na inahin, mga ka-farmers? So when we say hindi pwedeng ipakain, ito po yung pagkain, mga ka-farmers, na posibleng pong makunan yung ating mga inahin if ever makakain po nito. So, mas mabuti po na hindi natin ito ibigay sa kanila habang nagbubuntis po ang ating mga alagang inahin, mga ka-farmers. So, ang mga babanggitin ko, mga ka-farmers, ay pwede po nating ipakain sa ating mga baboy kapag hindi sila buntis. In fact, very nutritious po ang ilan sa mga ito, mga ka-farmers. Ngunit, hindi lang po talaga siya pwede sa mga buntis na inahin. So, meron namang magtatanong na bakit ba naman ipapakain natin yan sa ating mga baboy, mga ka-farmers? Kasi when we say baboy, meron namang intended na feeds na para sa kanila, lalo na po yung nagbubuntis. So, meron kasi tayong ibang mga ka-farmers na nagtitipid po. So, hindi po yan may iwasan, mga ka-farmers. In fact, meron ngang iba na mga leftover foods pinapakain po nila, mga ka-farmers, which is hindi po yan advisable sana na bibigyan natin ng mga leftover foods yung ating mga baboy, yung mga tira-tira po, mga ka-farmers. Pero meron talagang iba dyan na nagbibigay lang po dahil accepted naman natin or maiintindihan naman natin, kasi sino ba namang hindi nagtitipid sa panahon ngayon, di ba? So meron po talagang ganyan, mga ka-farmers. Hindi po talaga yan maiiwasan at maiintindihan po natin yan, mga ka-farmers, bilang hog raiser po. So yung una po, mga ka-farmers, na hindi natin pwedeng ipakain sa ating mga baboy ay itong pinya, mga ka-farmers. Ito kasing pinya, mga ka-farmers, maganda siya kapag ang ating baboy ay hindi po nagbubuntis. Meron siyang mga good benefits. Pero kung buntis po ang ating baboy, hindi pwede na papakainin natin ang pinya, mga ka-farmers. Bakit? Ito kasing pinya, meron siyang enzyme na bromelain. At itong bromelain, mga ka-farmers, posible na magiging malambot po yung puwerta ng ating mga baboy, or ito po yung mag-soften sa cervix ng baboy, mga ka-farmers, kaya manganganak po nang wala sa oras. So, mahirap po yan, mga ka-farmers. So, mas mabuti po, mga ka-farmers, na iwasan lang po natin yung pagbibigay ng pagkain na may halong pinya sa ating mga baboy. Meron ding ibang mga backyard hog raisers, mga ka-farmers, na yung mga baboy nila, itinali lang po nila sa labas ng kulungan. Iwasan nyo din yan na ilagay sa malapit sa tanim na pinya, mga ka-farmers, dahil even yung mga dahon ng pinya, masama po yan para sa nagbubuntis nating inahin. So, may posibilidad po na makunan yung ating mga baboy, mga ka-farmers, if that's the case po. Yung ikalawa naman, mga ka-farmers, ay yung ipil-ipil. So, itong ipil-ipil, alam natin na pwede itong makain sa baboy, mga ka-farmers. In fact, pwede nga itong gagamiting pampurga. Pero, meron din siyang toxin, mga ka-farmers, na pwedeng makunan yung ating mga baboy. At pwede din na maka-infertile sa ating inahing baboy, mga ka-farmers. Itong ipil-ipil, pampurga siya. So, of course, nagpupurga tayo kapag nagbubuntis yung ating mga baboy at 110 days. So, hindi po siya natin pwedeng ipakain kung before 110 days pa po, mga ka-farmers, dahil merong posibilidad na manganganak po ng maaga yung ating mga baboy. At ito ding ampalaya, mga ka-farmers, hindi din pwede na magpapakain tayo ng ampalaya kasi mapait po yan. At yan din ay makakontribute na posible pong ma-abort yung pinagbubuntis ng ating inahing baboy. So yan po ang dapat ninyong ingatan, mga ka-farmers. O kung pwede naman na habang nagbubuntis yung ating mga baboy, yun lang munang feeds na intended talaga sa nagbubuntis na baboy yung ipapakain natin. Yung feeds na intended sa nagbubuntis na baboy, yan po ang gestating, mga ka-farmers. Then, 1 week before manganganak, pwede na po tayong magbigay ng lactating para ma-prepare po natin yung ating inahin na magkakaroon siya ng maraming gatas habang nagbubuntis, mga ka-farmers. That's why we have to give them 1 week before sila manganganak ng lactating.
Pero habang nagbubuntis po, para mas safe po yung ating mga baboy, mas mabuti po na yung pure feeds na lang muna na gestating mga ka-farmers para mas maganda po yung pagbubuntis ng ating mga baboy. Pero, uulitin ko lang mga ka-farmers, ito pong binanggit ko na mga pagkain, very nutritious po yan sa baboy kung hindi po sila nagbubuntis. So, kung hindi na nagbubuntis yung ating mga baboy, pwede nyo na po yung bigyan ng mga pinya, ipil-ipil, ampalaya. Pwede nyo po yung ibigay na panghalo sa kanilang feeds mga ka-farmers. Then, one thing, dapat nyo ding tandaan na kung makunan yung ating mga baboy, hindi naman sa lahat ng panahon ay nang dahil sa pagkain na kinakain nila. Pero meron ding times na ang isa din sa nakakontribute ay yung pagkain naman talaga mga ka-farmers. Pero para sa ating ibang ka-farmers na yung pure feeds naman yung binibigay nila, pero nakunan pa rin yung baboy nila mga ka-farmers, meron ding ibang factors na naka-affect dyan. Na posible na yung matres ng ating baboy ay infected siya ng parvovirus mga ka-farmers. Isa din yan sa rason na pwedeng makunan yung ating mga baboy. Ang ikalawa din mga ka-farmers ay yung meron tayong inahin na sobra kong makagalaw mga ka-farmers, yung energetic na energetic talaga na palaging galaw dito, galaw doon at sumasampa-sampa. Isa din yan sa rason na makunan yung ating mga baboy. So dapat talaga mga ka-farmers na habang nagbubuntis yung ating mga baboy ay relax po sila. That's why yung iba, inilagay na po nila sa gestating pen yung kanilang mga baboy mga ka-farmers habang nagbubuntis. Yung gestating pen, katulad po siya nito mga ka-farmers. Ayan, tulad po siya nito, so dito po yung inahin. Itong sa amin, meron na siyang kasamang farrowing pen mga ka-farmers. Yung biik ay dito sa gilid. Ayan, yung isang baboy namin, inilagay namin siya dito mga ka-farmers dahil wala na pong vacant space sa aming kulungan. At itinali lang po namin siya dito. Dito sana siya sa gitna mga ka-farmers, pero dahil maliit lang po siya, kaya nakalabas lang po siya sa ilalim. So, mas advisable talaga na kung meron tayong buntis na baboy mga ka-farmers, ilagay po natin sa gestating pen. So, ayan, dalawa po yung pen namin dito. Pero wala na pong laman na inahin mga ka-farmers dahil last August na ASF po kami. So, ngayon, bumabalik na po kami mga ka-farmers pero dumalaga pa po. So, kailangan talaga mga ka-farmers na kung nagbubuntis yung ating mga baboy, maingat na maingat po tayo para hindi masasayang yung ating oras, yung ating labor mga ka-farmers dahil hindi naman biro yung magpapainahin tayo. Then, isa din mga ka-farmers na dapat ninyong tandaan, kung kayo ay nagpapainahin, dapat na kung nabarakuha na po yung inyong mga baboy, tulad dito sa amin mga ka-farmers, kapag napabarakuha na namin yung aming mga baboy, 1 week po na ang pinapakain namin sa aming inahin ay 500 grams lang po in a day. So, twice a day po kami magpapakain sa aming mga inahin. So, that is 250 grams kada kain lang po nila mga ka-farmers. Dinadiet po namin yung inahin kapag bagong sampa pa po mga ka-farmers dahil ang explanation dyan ay pwedeng matunaw lang po yung similya kapag marami po yung ating pinapakain sa inahin dahil magiging mataba po sila mga ka-farmers at sa ganun mag-produce po ng init sa kanilang katawan. So, yan po ang ginagawa namin dito. Then, after 1 week mga ka-farmers, unti-unti na din namin yung ina-adjust from 500 grams to 1 kilo na po yung pinapakain namin sa aming inahin. Hanggang sa malapit na po siyang manganak mga ka-farmers na babalik na po kami sa 2 kilo para hindi din ma-affected yung pag-produce ng gatas ng ating mga inahin. So, yun po ang mga dapat ninyong tandaan mga ka-farmers na if ever meron kayong buntis na inahin, huwag niyo po munang pakainin ng mga iba't ibang pagkain na hindi naman kayo kabisado. Lalo na po itong pinya mga ka-farmers, minsan makakain yan ang ating mga baboy kapag yung itinali lang po natin malapit sa tanim na pinya or yung pinapakain natin ng mga leftover foods mga ka-farmers. So, iwasan nyo po talaga na magpapakain ng pinya at ng ipil-ipil mga ka-farmers dahil hindi po siya maganda sa nagbubuntis na inahing baboy. So, sana ay makatutulong po sa inyo ang video ito. Thank you for watching. Happy farming! God bless everyone! Bye-bye!